Mga signs na ayaw sa'yo ng pusa mo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Pwede naman maging nakakatawa ang mga pusa. Minsan nga ay nakakatawa pa ang paraan nila kung paano sila nagpapakita ng lambing, tulad ng pagdikit ng ulo nila sa kamay mo. Minsan naman, meron din silang kakaibang paraan ng pagpapakita na di sila natutuwa. Halimbawa na nito ay ang pagdumi sa mga damit mo o sa pangalmot o pangangagat sa'yo. Ngayon, alamin natin ang signs para malaman kung ayaw sa'yo ng pusa mo. Kung makikita mo ang isa sa mga sign na ito, hindi naman ibig sabihin na automatically ayaw na sa'yo ng pusa mo. Pero kung napapansin mo na nauulit na ang pag-uugali nila at nagiging predictable na, tapos may mga expressions na rin ng pag-iwas, maaaring sign na yon na ayaw sa'yo ng pusa mo. Number 1. Kapag nag-hiss, growl, nangagat, o binaon ng pusa mo ang kuko niya sa balat mo. Ang mga signs na ito ay mahirap hindi pansinin. Ang pag-ihis, growl, pagkagat, o pangangalmot nila, kahit na ang simpleng pagbaon ng kuko sa balat mo, indikasyon na yon na ayaw sa'yo ng pusa mo o di masaya sa'yo. Oo, meron namang mga pusa na mahilig makipaglaro ng matindi, kaya minsan ay paglalambing nila ang tinatawag na love bite. Lalo na kapag kinagat ka ng pusa mo ng sobrang diin sa punto na nagkakasugat ka na. Number 2. Kapag mukhang galit ang buntot ng pusa. Ha? Ano raw? Naiisip mo ba paano nagmumukhang galit ang buntot ng pusa? Alam mo ba na kapag nalaman mo na kung paano malaman ang mood ng pusa base sa buntot niya, mas madali nang makisama kasama ang pusa mo. Minsan kasi, mahirap basahin ang mood ng pusa base lamang sa facial expression nito. Tapos may ilang pusa pa na mukhang laging galit. Pero sa buntot nila, dun mo sila mas maiintindihan. Kung ang buntot nito ay malikot ng paggalaw, mas malaki, o kinakaladkad niya sa sahig, maaaring naiinis ito. Pwede rin itong maging stress, defensive, o natatakot. Ang paggalaw naman ng buntot nila ay hindi parating bad sign. Minsan ay papaglaro ito, pero kung ang buntot nito ay malikot, isang sign na ito na huwag ka muna lumapit at mangulit. Number 3. Hindi ka niya pinapansin o umiiwas sa eye contact. Minsan, kapag ayaw ng pusa ang isang bagay, magkukunwari na lang ito na wala ang bagay sa paligid. Ginagamit din nila ang paggalaw na to sa tao. Magaling ang mga pusa sa pagbibigay ng silent treatment. Kapag ayaw kanilang tignan sa mata, para sa kanila, ayaw nila sa'yo. Number 4. Nawawala ang pusa mo kapag nasa paligid ka. Kadalasan, private at independent na hayop ang mga pusa. Pero kahit naman gaano sila kasungit, gusto pa rin nila maglambing minsan. Kung never nangingin ng lambing ang pusa mo sa'yo, o iniiwasan ka pa kapag nasa iisang kwarto kayo, mukhang iniiwasan ka talaga nito. Nakakalat ang mga pusa kapag di nila ramdam na safe sila at umaalis sila kapag stressed. Number 5. Gusto niya sa lahat ng tao maliban sa'yo. Normal naman na mas may ibang hayop na magkasundo sa ibang tao maliban sa amo nila. Ang ibang pusa naman ay hindi talaga nakikisama masyado kahit kanino. Pero kung ang pusa mo ay mas malapit sa ibang hayop o tao kaysa sa'yo, tapos di ka pa pinapansin, maaaring iniiwasan ka talaga nito. Number 6. Naka-flat na tenga at tinatalikuran ka. Kasama na ng buntot nila, ang mga tenga ng pusa ay isa pang senyales ng damdamin ng mga pusa. Kapag ang tenga nila ay nakaside o nakatupi, isa na itong clue na nakakaramdam na irritable at defensive ang pusa mo. Number 7. Hindi ito nagre-relax kapag nasa paligid ka. Kapag tulog ang pusa, sobrang nasa vulnerable position sila. Ang masayang pusa ay hihiga, magre-relax, iidlip, o minsan ay ipapakita pa ang kanilang tiyan habang natutulog. Pero kapag hindi niya ginagawa ito sa paligid mo, kahit isa man lang dito, maaaring ayaw sa'yo ng pusa mo. Hindi komportable ang pakiramdam nila. Number 8. Hindi nagpapahawak ang pusa. Kung may tiwala ang isang pusa sa'yo, makikita ito sa mga physical expressions niya ng pagpaparamdam na close kayo. Dinidilaan ka nito, didikit sa'yo, at minsan ay matutulog pa ito sa'yo. Ang lambing, di ba? Pero kung para kang delikado para sa kanila, hindi kahayaan ang pusa na lumapit sa kanila. Kung napapansin mo na ang pusa mo na patuloy na lumalayo at nagpupumilit na dumistansya sa'yo, maaring panganib ang pagtingin nito sa'yo. Isa na itong sign na wala siyang tiwala na malinis ang motibo o intention mo sa iyong pusa. Kung hindi rin ito umuupo sa binti mo at pag-grab nila sa hita mo, wala talaga silang tiwala sa'yo. Pero kahit ano pang sungit ng pusa mo, kapag di ka nilalambing ni minsan, pwede ka na magtaka. Eskwelahan sa kuweba at iba pang hindi karaniwang school sa mundo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Sa patuloy na pag-asenso ng mundo, nagbabago at umuunlad ang sistema ng edukasyon. Ang nakagisna natin ngayon ay ang sistema ng edukasyong sumikat sa US. Number 7.
Boat School, Bangladesh. Matatagpuan sa Atrai River sa northwest ng Bangladesh ang isang base boat na nakatali sa matatangkad na damong nakalinya sa tabing ilog. Ang loob ng bangka ay punong-puno ng mga maliliit na